Ilang taon na ba sa akala nyo ang anak nyo? Iniiwan nyo siyang mag-isa? Na walang pagkain? Anong klase kayong mga magulang? Eh kuya, pareho po kasi kami busy sa trabaho. Hindi rason yan para iparamdam nyo sa anak nyo ang ganyan. Ma, pa, ihahatid mo po ba ako sa school? Nako anak, baka hindi na. Malilate na kasi si mama sa trabaho. Ako rin anak, malilate na ako. Kumain ka na ha, tapos ikaw nang bahalang magligpit dito baby. Tara na mahal. Tara na. Ma, pa, wala po akong baon. Nakalimutan nila akong bigyan ng baon. Paano na yan? Teka, bakit mag-isa itong pamangkin ko? Delikado para sa pamangkin ko ang tumawid mag-isa. Dito! Ano po? Iha, bakit mag-isa ka? Asan ang mama at papa mo? Pumasok na po sila sa trabaho, Tito. Hindi ka man lang hinatid, kahit saglit lang. Sanay na po ako pumasok mag-isa. Natatakot lang po ako tumawid. Bakit? Palagi ka bang hindi nahatid? Masyado na po kasi silang busy sa trabaho nila. May baon ka bang iniwan nila? Wala po. Nakalimutan po nila akong bigyan ng baon ngayon. Eh, anong kakainin mo mamayang recess nyo? Doon na lang po ako magre-recess. Doon na lang po ako sa upuan ko. Ito, iha. 10 piso. Pagpasinsyan mo na lang, ha? Alam mo naman, walang trabaho si Tito. Maraming salamat po, Tito. Halika na. Ihatid na kita sa eskwelahan nyo. Mama, di ba wala po kayong pasok ni Papa? Pasensya ka na anak ha. Nailakad kasi ang team namin yun sa trabaho. Ang mama din, may pupuntahan lang ako. Dating gawi ha, ikaw na muna ulit ang bahala dito sa bahay. Iha, bakit iniwan ka na naman nila? Wala silang pasok ngayon, di ba? Pareho daw po silang may lakad dito. Sobra naman na ang ginagawa nila sa'yo. Halos wala na silang panahon na sikasuhin ka. Ayos lang po ako, Tito. Sanay na po ako. Sa edad mong yan, hindi tama na pinapabayaan ka nilang mag-isa. Halos ikaw na ang nag-iistima sa sarili mo. Anong kwentang may mga magulang ka? Hayaan mo, kakausapin ko sila. Hindi ko na gusto ang ginagawa nila sa'yo. Pababayaan ka na nila. Amy, anak?
Nandito na kami. Anak? Amy? Parang wala siya, mahal. Mahal, wala din dito si Amy. Saan kayo nagpunta yun? Sinong hinahanap nyo? Kuya, nakita mo ba si Amy? Iniwan lang kasi namin siya dito kaninang umaga. Iniwan nyo kaninang umaga? Anong oras na? Hapon na? Tapos ngayon, hanapin nyo ang anak nyo? Nakita mo ba siya, kuya? Iniiwan nyo din siya palagi. Bakit nyo pahanapin? Inuwi ko siya sa bahay para makakain. Ilang taon na ba sa akala nyo ang anak nyo? Iniiwan nyo siyang mag-isa? Na walang pagkain? Anong klase kayong mga magulang? Eh kuya, pareho po kasi kami busy sa trabaho. Hindi rason yan para iparamdam nyo sa anak nyo ang ganyan. Sa ginagawa nyo yan, daig pa ng anak nyo ang isang ulilang lubos sa magulang. Hinihiling nyo noon na magkaanak kayo. Tapos ngayon, ganyan nyo siya itrato? Ako na lang sana ang binayayaan ng anak kaysa sa inyo. Tama si Kuya Mahal. Hindi natin namamalayan, napapabayaan na natin ang anak natin. Masyado na tayo naging abala sa trabaho natin, Mahal. Hindi nyo ba naiisip na pwedeng mapahamak ang anak ninyo? Sa tuwing tumatawid ng kalsada mag-isa, pag pumapasok siya, naisip nyo din ba na may mga araw na pumapasok siyang hindi nyo binibigyan ng baon? Paano na lang kapag nagugutom siya? E di wala siyang pambili ng pagkain niya? Patawad kuya kung hindi na namin naaalagaan ang anak namin. Kawawa naman yung anak namin. Pasensya ka na kuya. Huwag kayo sa akin humingi ng tawad sa anak nyo. Mama! Papa! Anak! Patawarin mo kami ni Mama, anak, ha? Napapabayaan ka na pala namin. Kaya nga, anak, patawarin mo kami ng papa mo, ha? Hayaan mo, babawi kami sa'yo. Mula ngayon, aalagaan ka na namin. Talaga, Mama? Mabuti na lang po. Nandiyan palagi si Tito para itawid ako sa kalsada pagpapasok sa school. At binibigyan niya rin ako ng baon. Maraming salamat, Kuya. Anak, mula bukas, ako na yung maghahatin sa'yo sa school. Talaga po, Mama? Eh, paano po yung trabaho nyo? Magre-resign na ako para mabantayan kita. Gusto mo ba yun? Gusto ko rin sanang sabihin sa'yo yan, Mahal. Kaso, nakita kong masaya ka sa trabaho mo, kaya hindi na kita tinanong. Mabuti naman, naisip mo yan, Emma. At least ngayon, mababantayan mo na si Amy habang lumalaki siya. Oo nga po, Kuya. Kaya salamat po uli, ha. Maraming salamat sa'yo, Kuya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi namin marirealize na napapabayaan na pala namin ang anak namin. Walang anuman. Gaano man tayo kabisi sa buhay o trabaho, bigyan natin ng panahon at oras ang ating mga anak kahit sandali lang. Mahalagang iparamdam natin sa kanila ang pagmamahal at pag-aaruga natin bilang isang magulang.